Siyempre, para kumpleto ang ating food trip, dapat may panghimagas. Kasama natin si Kuya Miguel at tutulungan niya po akong kumuha ng kawayan dahil balita ko meron din dito sa Nagkarlan na specialty na niluluto sa kawayan. So, tara guys, samahan niyo kami. Dito po ba? Apo. Ito yung kawayan na puputulin ni Kuya Miguel. Hindi ko kaya yun. Kaya ko ba yan? Tingin mo, Kuya? Subukan natin. Subukan natin. Yun lang po pa. Go, ma'am. Kaya mo yan. Abutin tayo ng ano dito. Isang araw dito, guys. Oh. Ay! Ayun! Stop. Uy! Ay! Uy! Ayan! So, ano pong sunod na gagawin natin, Kuya? Kailangan po muna natin kunin yung sukat dito. Tapos, isusunod po natin dito. Ganyan kahaba ang puputulin. Opo. Mahirap. Ako na po kaya. Kunin lang, Kuya. Go, ma. Malapit na. The fruit of my labor. Ano naman po ang next na gagawin? Lilinisin po natin, babawasan po natin siya ng mga kalahati. Ayun, okay. Audience na lang ako dito, tigapalakpak na lang ako, hirap eh. Ang nalinis na kawayan pala ang paglulutuan ng sikat na matamis ng Nagkarlan, ang tikoy sa tukil. Tukil kasi ang tawag nila sa kawayan. Ano po yung ingredients? Ano pong gigilingin natin? Malagkit. Ito yung malagkit na binabad. Sa gigiling natin dito. Ayan. Sayawan ko na lang kayo, Nay, para may silbi ako dito. Gigiling-giling. Kapag nagiling na ang malagkit na bigas, ihahalo na ang condensed milk, asukal at keso. So, kailan niyo po ito inumpisahan na maging negosyo, Nay? Matagal-tagal na rin, mga 20 years na. 20 years na? Ang tagal na rin, guys. Bali, magkano po ang isa nito, ma'am? Ang ano namin, bigay namin mga 280. Bahala na ang reseller. Ilalagay ulit sa gilingan ang nahalong mga sangkap para daw mas pino ang pagkakaluto ng ating tikoy sa tukil. Pagkatapos, ilagay na ito sa kawayan. Pakukuluan ito sa loob ng 11 oras. Pagkatapos ng 11 oras, pwede nang tikman ng tikoy sa tukil. Pero hanggang sa pagtikim, may challenge pa rin. Ay! Ang sarap! Parang kulay yema siya, guys. Ito na, finally, ang tikoy sa tukil. So, tikman na natin. Sarap. Worth it. Yung 11 hours na pagluluto. Masarap siya. Malagkit na. Lasang-lasa mo yung keso at saka yung condensed milk. Hindi siya sobrang tamis, guys. Hindi siya nakakaumay. Feeling ko kaya ko itong kalahatiin.